Hello everyone, for today's vlog, aaten tayo ng kasal ng isa sa anak ng Indian-Filipino dito sa Malappuram District, particularly in Kuttipuram, malapit dito sa amin, sa area namin. At Hindu wedding siya, so kakaiba ang seremonya ng Hindu wedding kesa sa Christian at saka ng Muslim. At aaten tayo mga Pilipino dito sa Malappuram. Today may pupunta na naman tayong kasalan. Sabi ko nga sa inyo, wedding season dito sa India kahit na umuulan. Particularly pala dito sa Kerala, India. So, may pupunta na naman tayong bagong kasalan. Pero this time, ito ay anak ng Filipina. Okay? Half Filipino, half Indian siya. Babae siya, anak ni Ate Perla. So, aaten tayo ng wedding sa Kuttipuram. Malapit lang dito sa amin ang Kuttipuram. Kaya nakakaya na hindi naman ako pumunta, diba? Alam nila na nagmamaneho ko. Alam nila na malapit lang ako. So, kailangan natin puntahan yung kasalan ng anak ni Ate. Ate Perla. Actually, based sila sa Dubai. So, nagbakasyon lang sila dito para ipakasal yung anak niya na babae. So, yun. So, punta na tayo. Magdadrive na tayo papuntang Kuttipuram. So, come with me, guys! Then, umuulan na umaaraw at tayo, you know, aalis papuntang Kuttipuram. So, ayan. Lakad na tayo. Ganda ng place nila, oh. Yung mga flamingo doon. Sigsagang road. Kaya hindi ko makuha na. Nagda-drive ako. So, di ako lang mag-isa. Ayan, oh. Ganda ng place. Parang kala ko hindi Kuttipuram. Ano palang place to. Anyway. Nakarating na tayo dito sa Misaab Convention dito sa Kuttipuram. Ang ganda ng place, grabe. Yung daanan, parang feeling ko nasa Uti ako. Sigsag siya, tapos maliliit lang yung daanan. Pero okay lang, gana. Carry sa pag na-drive, diba? So, punta na tayo, and dito na tayo sa auditorium. So, ayan, naglalakad na tayo papunta dun sa Misaab Convention Center. At imi-meet din nga pala natin si Ate Wahida, si Ayana, at si Jessica, na pare-pareho kami yung tiga Malappuram District, kaya malalapit lang kami sa isa. Ito, naglalakad ako mag-isa. Lang kasama. Tignan natin. Mukha maaga pa yata. Siyempre, hindi mawawala ang ating refreshment. So, ito siguro yung sasakyan. Na tayo sa loob ng auditorium at nagsisimula na pala yung ceremony. Eh, Hindu wedding ito, so kaiba sa Muslim at Christian wedding. Na may iba ang Hindu ceremony nila. So ito, nagbibigayan na sila ng quintas. Ang parts kasi symbol ng Hindu sa Hindu religion is yung magbigay ng alahas both parties. So sa lalaki at sa babae, especially sa babae, binibigyan ng quintas. At yun ang palatandaan na may asawa na yung babae. At isang oras mahigit itong ceremony na to, at marami silang ritual na ginagawa sa mga Hindu wedding. Parang sa Muslim wedding may nikah, or doon naman sa Christian may mga mass, di ba? So ito naman may mga, tingnan nyo yung ano, yung parang priest nila may hinahagis, tapos yung family din may mga hinahagis na flowers. At ayan, maraming ceremony at saka yung ritual nila, yung mga rhythm sa mga music, sinasabay nila. So, ganyan dito, ganyan ang Hindu wedding. So, ito na yung pinaka main ceremony. Marami pa silang ritual na ginagawa before ng main wedding. Meron pa tinatawag na nikah, or meron tinatawag na mehendi. Ang nikah pala is Muslim, sorry. Ang mehendi night, may tinatawag na haldi night, so before ng main wedding. So ito na yung pinaka main wedding. Before that, marami pang mga ceremony. At sa Hindu pala, usually ang date ay pinifix nila based sa astrology, or yung sa birthday ng parehong pareho ng babae at ng lalaki. Usually ito pa rin is arranged marriage, pero under ng Hindu religion. At
bawat isang religion meron pa rin caste na tinatawag. So, ayan. Kaya, dito sa India, napakadaming religion, napakaraming caste. So, based dun sa caste, ina-arrange ang, ano, ang dalawang, ang isang babae at isang lalaki ng mga magulang. So, ayan, nagsasabit na sila ng garland. Garland ang tawag dyan na parang recognition na kasal na kayo or nag-union ng at ng bawat ng babae at isang lalaki. So, yan yung final ceremony na pag ano nila, pag isang dibdib nila ng babae at lalaki. At later on yan, after ng mga ng ceremony na yan, so sabi ko nga 1 hour na tong ceremony na to. Nung dumating ako, medyo nag-start na siya, pero sabi ni Ayana, kaka-start nga lang daw yung ceremony. After nito, magpi-picture taking na ang bawat pamilya, both side first, tapos kami rin magpi-picture taking. Ayan yan, tatay. Ceremony, ito na yung nagpipicture taking na sila. Ito yung na magulang ng babae. Yan si Ate Perla yung naka maroon na may blue na blouse. At yung asawa niya. At yung naka green naman, ayun yung magulang ng lalaki. So yan, picture taking na ng mga magulang. At later on, both sides na family ay magpipicture taking. At syempre kami rin magpipicture taking dyan later on. So ganyan, pag may kasal, hindi lang pala pinipicturan, kundi binibidyohan din kasi ano yan, parang memory nila, ilalagay nila yan sa album at the same time ilalagay sa isang USB or CD para remembrance ng mga ikakasal at syempre ng family na rin. Siyempre, while nagpipicture taking yung family sa taas ng hall, eto na, nag-announce na sila na lunch time na. So, ang Hindu wedding, usually vegetarian ang pagkain. Hindi kagaya sa Muslim na or Christian na non-veg. So, pag Hindu, usually pure vegetarian sila. So, dito kami sa banana leaves parang yun yung pinggan namin, yung banana leaves. So, ayan, nagbibigay na sila ng mga varieties ng mga pagkain or yung tinatawag na sadya. Maraming klase. Tignan nyo kung paano sila magbigay. So, isa-isang tao, may kanya-kanyang dala-dala na mga toran or mga avial at mga vegetables yan. Karamihan yan vegetables na syempre Kerala style ang pagluluto. Pero makikita nyo kung ilan yung portion. Tignan nyo. Nasa dahon na natin is nasa 10 items na marami pa yun. Usually, madaming items. Minsan, namaabot pa ng mga 20 to 30 items na niluluto nila na gulay. Konting-konting portion lang. Pag pinagsama-sama yung mga gulay na yan, ang sarap ng combination niya. Kaya, ayan. At saka, meron din palang sweets dyan na later na ibibigay. So, ayan, nakita nyo, hindi pa rin tapos yung pagbibigay nila ng
mga vegetables. At, you know, ang dami, siguro nasa 15 items to. At yan, yung papads na yung binibigay. So, ibig sabihin, tapos na yung mga vegetable items na yan. After nyan, maglalagay na sila ng kanin or yung mota rice na tinatawag na, or Indian rice ang tawag sa kanila. So, yan, makikita nyo, ayan, nagbibigay na sila ng rice sa bawat isa. So, ang rice naman dyan, unlimited yan na ibibigay sa bawat isa. Kahit ilang beses kayong kumuha, as long as mauubos nyo. After nyan, maglalagay sila ng sambar. Ito yan, parang curry nila. Gulay yan, may mga, parang, alam mo siya, pakbet sa atin, pero walang bagong. So, yan, ito naman yung dessert na paisam. Dalawang klase ng paisam yan. Yan, so after namin kumain, syempre nag-picture taking muna kami dito sa labas ng auditorium. At syempre kasama natin ang mga Pilipina natin. Si Ate Perla, ayan yung naka-blue, maroon na sari, ayan yung pamilya niya. At syempre nakipag-picture din ako. At yan, nasa stage na kami, tinawag kami dyan, nag-picture taking na kami dyan. Wala pa dyan si Jessica, so kami muna. Ayan, nakikita nyo. O ayan, magkakasama uli kami. Tapos mamaya dyan, ayan na si Jessica dumating na. Nahuli dyan si Jessica kasi nga medyo malayo yun sa kanya si Punani pa siya. At ayan, kami lahat na kami. Ayan, ang ganda, diba? Thank you so much for watching, guys. Sana may natutunan na naman kayo sa ating Hindu wedding dito sa Kerala, India. God bless. Stay safe. Bye! A breathless whisper tells me it's alright.